Uncabogable star Vice Ganda nagkomento, may pinatatamaan nga ba? Netizens natuwa ang kaganapan tingnan ng mga detalye. Sa isang latest na episode ng It Showtime ay kinatuwa ng mga netizens ang tila pagpapatama ni Vice Ganda sa isang di pinangalanang personalidad. Bagaman at wala ang pangalan ay marami naman ang nag-iisip kung sino ang nasabing personalidad na ito. Sa live episode ng It Showtime nitong Biyernes, September 8, ibinahagi ni Vice Ganda ang mga makahulugang pahayag niya na agad niyang kinuha mula sa mga netizens na mapagmasid sa Twitter. Sa bahaging rampanalo, si Ayon Perez ang kasama ni Vice ang unang nagbukas ng isang kahon. Matapos nito, isinayaw ni Vice si Ayon at naging resulta ng mga biro mula sa iba pang mga host ng programa patungkol sa dalawa. Hirit ni Vice, nakapag-mass report na ba lahat? Pag-ulit ng nakangiting si Vice na tumititig muli sa kamera. Kahit hindi binanggit ni Vice ang anumang insidente o pangalan, marami sa mga netizens ang kaagad na nagkonekta ito sa pagkawala ng online accounts ng controversial na influencer na si Rendon Labrador. Ito ang isyung noon ay pinag-usapan ng malawakan at kung saan ay naging tahimik si Vice at Ayon. Mayroon ding pahayag si Vice sa bahagi ng Tao ng Tanghalan segment, isang female contestant ang nakipagkwentuhan at ibinahagi na pinagbabawalan siyang magka-boyfriend ng kanyang mga kuya. Tinanong ni Vice ang mga sumusunod ba ang mga kanyang kuya sa mga payo na binibigay niya sa kanya. Sinagot ng contestant na hindi dahil may mga girlfriend na ang kanyang mga kuya, pagkatapos nagbigay ng pahayag si Vice na may halatang emphasis sa mga kanyang sinabi. Sabi niya, may mga ganyan, kumakain po, sakala mo naman di nila ginagawa, di ba? Yung pag-iba mali pero kayo hindi nyo ginagawa, sa iba mali pero sa inyo pwede, double standard. Naririnig ang mga sigaw ng tao mula sa audience bagamat walang binanggit si Vice tungkol sa layunin ng kanyang mga pahayag. Ang reaksyon ng audience at mga isyu na kaugnay sa It Showtime ng ABS-CBN ay naging unawain ang kanyang mga sinasabi. Kabilang sa mga kamakailang isyu na kinakahirap ng It Showtime ngayon ang 12-day suspension mula sa MTRCB. Ang suspension ay may kaugnayan sa eksena kung saan kinain ni Vice at Ayon ang icing ng cake sa Isip Bata segment ng July 25. Ipinagbawal ng MTRCB ang nasabing aktong tinawag nilang indecent at natanggap nila maraming reklamo ukol dito. Mayroon din silang natanggap ng mareklamo mula sa mga naunang episodes ng It's Showtime. Ang relasyon ni Vice at Ayon ay naging biktima na rin ng mga kamakailang issue at inatake pa sila ng mga ilang influencer. Hindi madaling panahon para sa mga hosts at staff ng It's Showtime dahil sa pinataw na parusa ng MTRCB. Sa kabila ng 12-day suspension ng It's Showtime, maraming taga-suporta ng programa ang nagpahayag ng kanilang opinion sa social media, particular na sa laban sa kalabang noontime show nito na aniya ay nagkasala rin sa mga paglabag. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shoutout tayo ko na Melly Guzman, kay Milagros Salinas at kay Bong Feigmani. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.